Magandang umaga dyan sa inyo sa Dubai. Magandang umaga din dito sa Pilipinas. Magtatanghali na pala dito sa Pilipinas. And kung saan man kayo naroroon, magandang araw sa inyo. Mag-update lang ako ng konti. Last time kasi, kung naalala nyo, meron yung pagpasok nyo dun sa boarding gate. Meron inabot na form. Ang form na to ay case investigation form. So far, ang form na to na fill up ko ay nandito pa rin sa akin. So hindi ko alam kung kailan at kung saan gagamitin. Basta wag nyo lang itatapon. Nagkagusot-gusot na nga ito. Nakalagay lang siya sa bag ko. Siguro ito ay kapag uuwi na tayo or kapag meron tayong naramdaman o kakaiba dahil ito ay related more on sa condition ng mga sintomas ng COVID. Okay? So, kasi nga hindi ko na-discuss doon sa previous videos ko yung itong form na to. 'Di ba? Puro yung yellow lang tsaka embarkation card, pero ito hindi ko pa na ano sa inyo na na-mention. Okay? So, ma-share ko lang sa inyo ha. Pwede nyo pong i-follow yung website ng Philippine Coast Guard sa Facebook para sa monitoring ng mga results nyo. Pero ang sabi naman magsisend sila ng email, so kailangan yung email na isusulat ninyo dun sa form ay malinaw po. Kasi pag hindi nila, mahirapan po silang isend yan through email. Good luck kung may sisend nila sa SMS, no? Pero mag-scroll ka dun sa, nung titingnan ko yung result dun sa Facebook page ng Philippine Coast Guard, napakahaba. Ang sakit ng mata mo, kakascroll. So, kung maayos naman ang pagkakasulat nyo ng email, so isisend daw nila sa email yan. And then, PhilHealth, yan. Sa mga forms na pipilapan ninyo, merong nakalagay na PhilHealth number. So, importante, ang PhilHealth po ninyo ay updated din. At hindi nyo pwedeng ipagulang bahala yan dahil kakailanganin po natin yan dito sa Pilipinas. Although, nalalagay ngayon sa malaking usapin yung PhilHealth na yan. Pero, importante, meron din po tayo yan pag-uwi dito sa Pilipinas. At naka-specify po ang mga beneficiary ninyo. Medyo lilis lang tayo ng konti. SIM card, kung pag-uwi ninyo wala pa kayong SIM card, available po yan sa mga bus na magta-transport sa inyo kung saan man kayo dadali na hotel. So, walang problema dyan. Magkakaroon kayo ng SIM card para makapag-ano kayo sa pamilya nyo. Makapag-internet or anything na kailangan yung SIM card. Philippine SIM card, Smart Globe, ayan, commercial pa ako. Okay? At isa pa, bago kayo malis ng Dubai, siguraduhin ninyo na dala-dala ninyo yung inyong redundancy letter man yan or service letter. Okay? Ayon sa aking experience, hindi ko siya nadala pa uwi. Excuse me, hindi ko siya nadala pa uwi. So, importante dadalhin nyo yan dahil meron pong mga programa ang SSS at ang OWA at iba pang mga agencies na merong assistance program para sa mga returning OFWs. So, yung letter na yan ay isa sa mga requirement na hinihingi nila. Isa sa mga requirements na hinihingi nila na yung mga letter na binanggit ko. Kaya yung sa akin, talagang pinanawagan ko na sana po ay maibigay na ninyo para magamit ko naman. Kasi alam mo na pagdating sa mga dokumento, diba, dito sa Pilipinas ay napakabusisi, okay? Ngayon, balik tayo dun sa OWA. Nung nasa counter ako ng Emirates, ako yung mag-check-in. Tinanong ako nung nasa counter, ang sabi niya, kung meron ba daw akong OEC. Pero ibang lahi siya. Sa system daw kasi, nire-require yung OEC. Okay?
Malinaw yung sinabi niya, OEC. Sabi ko, ang OEC ay ginagamit lamang namin yan kapag palabas kami ng Pilipinas. Pero kung papasok, hindi po namin yan requirement, sabi ko. Sabi niya kasi nasa system daw, OEC. Okay? So siguro, nung itong huli na lang na pagtanto ko, baka ang ibig niyang sabihin ay ang OWA. Diba? So baka yung ibig sabihin niya, OWA. Ganon. Hindi ko alam. Pero basta sabi ko sa kanya, wala. Pero sabi naman niya, okay lang daw kung wala. Parang ganon. So pampagulo lang, diba? Okay? So, mabalik tayo dun sa OWA, diba? Ngayon, meron akong nakatabi dun sa counter nung nasa OWA ano ako, area. Inactive yung kanyang membership. At sabi niya, kiniklaim ni kuya na hindi, sabi niya gano'n na member ako, member ako. Ang sabi nung nasa counter, oh nga, member ka pero inactive. So, kailangan para makuha natin ang full benefits ng OWA is kailangan active po yung ating membership. Na which is ginagawa na naman ngayon ng mga kasama natin dyan, no? Pero, ang ginawa kay kuya is pinapunta sa ibang counter. Hindi ko alam po anong counter yon kasi nung time na tumayo si kuya ay ako na yung ina-assist nung counter ko. So, hindi ko na ano yon, hindi ko na nasundan yon. Tinatry kong mag tawag sa OWA at mag-email para ma-confirm kung ano ba ang confirm na ano nila diyan na stand dun sa mga inactive kung kasi OFW ka, imposibleng, 'di ba? Parang hindi ka bibigyan ng ayuda, parang ang hirap naman noon, 'di ba? So para magkaroon tayo ng confirm information is antayin ko lang yung reply nila kasi nag-message ako kasi syempre concern lang OFW ang aking jowa, OFW ang aking kapatid. That kayo dyan OFW, so importante 'yan, mga impormasyon na 'yan. Okay? And yung sinasabi ko na barcode. Ayan siya. Barcode 'yan. Barcode na ito dapat hindi yan nawawala sa passport ninyo. Pagkaingatan ninyo kasi minsan daw yan natutuklap, nawawala. So wala kang ito lang ang pinaka-reference mo para sa test result ng iyong swab test. Okay? So ito, makikita mo yung reference na to dun sa website ng Philippine Coast Guard sa Facebook page. Okay? And then because of this good news. Naka-receive na ako ng result na negative po ang aking swab test. Okay? So, sa mga pamilya ko, sa mga nakasama ko ng mga huling araw ko dyan sa Dubai, safe po kayo sa akin dahil negative po ang aking result. At saka, tawag dito, yung mga nag-depart sa akin dun sa bridge. O ha? Safe kayo sa akin ha? Yan. Ngayon, na-receive ko yung email na negative certification through email na negative. And then, dun sa email na yon merong link ng uwian.owa.gov.ph para mag-register para sa transportation. Okay, so fill up kayo doon. And then pagka nailagay niyo yung information niyo doon, mag-aantay na lang kayo. Okay? Mag-aantay. Ito ka ngayon. So pumunta ako sa tumawag ako sa information sa baba ng hotel kung ano bang magiging procedure diyan dahil na meron na kami result. So dahil pagkakaalam ko, once na lumabas ang result mo, ipaprocess ka agad nila yung travel ng pag-uwi mo para alam mo yung ma-empty yung facility para magamit din ng mga parating, ganun. So tumawag ako sa baba, ang sabi nila, binigyan ako ng isang number ng magko-coordinate ng transportation. Awan ng Diyos, hanggang ngayon hindi ko siya makontakt. Cannot be reached, okay?
So, follow up ako ng follow up sa baba. Hindi naman ako sinasagot, hindi pinipick up. So, nagpunta ako sa mga website. Website ng OWA, website ng DOH, ganyan, ganyan. Binigyan ako ng mga numbers. Napudpud yan, daliri ko. Wala namang nasagot. Diba? Puro ring lang, as usual. Normal dito sa Pilipinas, yung mga hindi sumasagot, diba? So, tinatay ko pa rin tawagan, ganyan, para lang ano na bang status namin dito. Kaisip ko, tinawagan ko yung kabilang kwarto na nakasabay kong umakyat dito sa floor namin, na galing din siya ng Dubai. Tinawagan ko siya. Ang result pala niya ay kahapon pa. So, after niya mag-fill up, wala na siyang ginawang follow-up, wala na siyang balita kung ano ng status namin, ganyan-ganyan. So, at least, kahit pa paano, eh, medyo kampante na dahil lumabas na yung result. So, happy na kami dyan. Yun lang, medyo ini-snap kami dun sa baba. Hindi naman kami pwedeng bumaba para magreklamo dun or magtanong or ano, kasi yan ang against sa na gagawin mo, kasi pwede kang kasuhan. Kasi nung sinabing hindi ka pwedeng lumabas, lalabas ka lang para kukunin yung pagkain mo. Kapag ikaw ay napatunayan na lumalabag doon sa na sinet nila na rules, ay pwede kang kasuhan ba o ano, basta parang ganoon na pwede kang mareklamo, ganyan. Okay, so kay negative ka, kay anong result mo, hindi ka pwedeng lumabas ng kwarto. So mangyayari, antay pa rin kami. So nagligpit na ako ng gamit ko, excited na ako, inayos ka na yung maleta ko. Maga akong naligo, maga akong kumain, kasi iniisip ko baka schedule na ako ng uwi. Ay, dead ma. So mag-aantay lang kami kung anong mangyayari, kasi hindi naman pwedeng habang buhay kami rito, no. At least yung inip, konting inip pa, konting ano pa, ano lang ba naman yan, manage natin ng konting inip na yan. Pasasambap, makakuwi pa rin tayo. So far yun lang ang pwede kong i-share sa inyo ngayon, kasi ayaw ko na patagalin na malaman ng mga kamag-anak ko na negative po ang result ko. So safe ako. And huwag kayong mag-alala, sa pag-travel ko pa uwi ng bahay ay susutin ko po yung aking PPE, yung buong suit susutin ko, para hanggang makarating ako ng bahay, talagang hindi ako makapag-uwi ng kung ano mang pwedeng makatch ng mga bata tsaka ni Lola. Yan. So, kaya pala kahapon, binigyan kami ng set meal hanggang August 2. Diyos ko, huwag naman sana kami umabot ng August 2. Binigyan kami ng set meal. Hanggang Sunday, di ba? Diyos ko, huwag naman. Inip na ako. Yun. So, ano pa ba yung inip na yan? Kumpara doon sa iniisip mo kung ano yung result mo, di ba? Kasi another pag-aalala na naman yun. So far, yan lang muna, and hopefully makauwi na talaga ako sa bahay. Okay? So maraming salamat sa inyong panonood, at makapag-update uli ako sa mga susunod na araw. Salamat, and bye-bye. See you on my next vlog update.